na badyaws? Opo, kasi kahapon, may na-report po sa atin ang Manila Police District na pagdating po at pagbugso po ng 300 po na badyaw. Apparently, sila po ay galing ng Zamboanga. Okay. So, sumakay po sila ng barko at dito po sila na bumaba sa Pier 4 North Harbor. Okay. Ngayon, opo, na-alarma po tayo. Siyempre, medyo alarming po yung number po. So we immediately coordinated po with the Smart Police po actually. Ang nakipag-coordinate po sa amin. Okay. At ganun na din po sa iba't ibang sangay ng gobyerno katulad ng DSWD. Present din po ang National Housing Authority. Immediately nandun din po ang ating mga kapulusan. Si Smart Police po actually. So, ang nakipag-coordinate po sa amin, pinatayin natin at tinitan po natin yung sitwasyon sa ngayon nila. Tayo po ay nag-conduct ng interview. So, according po to them, ay lumuwas po sila from Zamboanga at nagbenta daw po sila ng bangka nila. Okay. Para makapamasahe papunta dito. Mm-hmm. Pwede po natin malaman kung anong barko ang sinakyan nila? Hindi ko po na-note kung ano pong barko, but this is under to go po. Mm-hmm. Opo. So, ngayon, we have coordinated with the shipping line. With regards na kung doon po sa health protocols po. Opo. that these passengers underwent. Mm-hmm. So apparently yung LGU po ang nakabantay po doon sa port sa origin nila. Okay po. Ngayon, what we did from our end, dahil medyo naging lax po yung pagsakay po nila ng barko. Okay. We had to make sure na mabigyan po sila ng swab assistance. Okay. Ngayon po, with the help of the Department of Health, mm-hmm, ay nakapag-conduct po tayo ng swabbing. So, na-confirm po natin na meron pong app. Okay. Po sa kanila ang positive. Okay, so po. We're very thankful at ang bilis po ng response ng iba't ibang ahensya ng gobyerno po dito sa pakikipag-coordinate po natin from the City of Manila. Okay. Na agapan po natin, and what we did was to contain them in one area, mm-hmm, and explain to po na kinakailangan po nilang i-quarantine ng 7 days. Okay. So sa ngayon po, saan sila ngayon naka-quarantine? So ngayon po nasa Balik Probinsya sila facility dito, mm-hmm, po sa May Quezon, Quezon Circle po. Okay. Palagay ko mare may pananagutan dito yung barko. Yes. Oo, kasi syempre bago niya na transport itong mga tao na to, dapat may mga kaukulang papeles from Zamboanga City. Opo. Di ba? Di ba, Director? Tama po kayo. Uh-huh. Isa pong tinitignan po natin na avenue yan. Ngayon, uh-huh, meron daw po kasi sila upon investigation, meron, okay, daw po kasi silang kausap na nag-facilitate ng mga papel. Ayun. So, ito na naman. Po, manifesto dapat yan . May manifesto. And knowing na to go, kung to go po is aboitis . Aboitis, aboitis. Opo. Mm-mm. Go ahead, Mare. Director, na-investigate niyo yung mga pasahero. Ano ang pakay nila? Bakit sila dinala sa Manila po? I was also there. Nahirapan po sila sa translation. Okay. Sa mga badya. But fortunately, I'm able to speak naman po their dialect. So I was there, I was able to interview them. Ang sabi po nila, masyado na daw po kasi mahirap yung buhay doon. So pumunta po daw sila pag nandun daw po kasi sila sa Mindanao, natatakot po sila dahil usually ay kinukulong sila or kung hindi naman sinasaktan. Mm-hmm. Ngayon, hindi na daw po. Pagdesisyonan daw po nila na humanap ng mga magandang oportunidad dito. Okay. At napakahirap na daw ng buhay doon. At ang buhay po daw po nila ay Luzon at ang mga taga dito daw ay napakabait.
Okay. Katulad po nung ano, pagdating pa lang daw po nila, eh may ano, nagbigay na po ng assistance kaagad ng mga pagkain. They kasi we also made sure na po eh na they're ano, nakakain na po sila dahil medyo natagalan po sila sa ano, sa holding area. Okay. So basically yun po yung rason nila, is to ano, yung economic reason po nila, ano, yung iba nagbenta pa daw po ng bangka. Kakalungkot naman, ngayon, ano? Opo, opo. Ang sabi po nila, sabi ko po, tinanong ko po kung meron ba kayong bahay dito, kasi bilang gobyerno, hindi po namin kayo pwedeng pabayaan. Tama po yan, opo. Po. Opo. So, ang sabi po nila, pare-pareho po yung mga sagot nila na papunta daw po silang, ano, somewhere sa north po, na meron po yung binigay po na housing po doon yung, ano, yung mayor po doon. Pag sinabi po natin po north, lang. Pag sinabi natin north, going to Central Luzon. Any specific? Opo, Central Luzon. Opo, opo. Okay. It could be somewhere in, may mga housing kasi dyan eh. Paragay ko, umari, may ano to. But the NCIP, humingi po kami ng tulong sa National Commission on Indigenous People to verify this fact na talagang meron pa silang pupuntahan. Dahil kung hindi, isa pong problema po ito, dahil hindi naman po pwede natin silang pabayaan. Tama, oo. Tao rin mga yan eh. So, dalawang option po, we have to verify kung totoo po talagang meron po silang mga mauuwian. Kung hindi po, wala pong choice, kailangan pong maibalik probinsya po sila. Opo. Wawa naman. Director, ang tanong ko lang, how were they recruited? Or meron talagang humahawak sa kanila? Parang may sindikato, leader mare. Po ba? Or sindikato? Meron po ba kayong nakausap na parang pinaka-leader nila? Sa ngayon po, it's being under ano po, investigation pa po hanggang ngayon po, ano, pero so yun nga po ang tinitingnan po natin, meron according to them po kasi may nag-facilitate po ng kanilang ayun mga papel. Yun na yun. So, yun po yung tinutumbok po natin ngayon. Nakikipag-coordinate naman po yung ating kapulisan para to get to the bottom of this issue. Ayun, nakakalungkot. I'm pretty sure, Director, ano eh, since na nakipag-transact sila sa transport, sa specifically yung sabi mo nga, to-go company, that could be Aboitiz. So, basically, dyan pa lang makikita natin kung sino ang nag-book, sino ang nag-facilitate, who are those people behind that transaction. And to add, Mare, itong mga tao na to, hindi naman sa pag-ano, kulang sa pag-aral to. So, paano to makakabili ng ticket? Paano sila makarating doon sa dapat mapuntahan nilang barko? That's right. Kasi walang alam to eh. Kasi kilala ko yung Badyaw eh. Kasi taga doon ako eh. Marami rin kami kamag-anak Badyaw, Mare. Yung pinupunto lang po, Director, at saka pare, na they sold their properties, belongings, nga, para lang makabiya. So, ibig sabihin, para makasakay sila sa barko, they had to spend, they had to pay. Okay. Siguro pinangakuan niya ng trabaho, matitirhan, kabuhayan. Kaya lang, they were taken for a ride. Pero ang usual, Mare, napapansin ko sa mga kababayan ko, yung bang dinadala sila dito para humingi sa publiko, yung mga kumakatok sa sasakyan, kung mapapansin mo, umiikit sa mga palengke, kung saan mga public places, doon sila humingi, yun ang kabuhayan nila. Pero very unfortunate, bawal kasi talaga yan. Especially, sabi mo nga, mga bata pa. Bata pa, karamihan. Hindi ko alam kung paano sila nakalampas sa IATF, sa basic protocols. Opo, sa totoo lang po, sa profiling po namin, marami po talaga ang mga bata na usually yung mga 7 years old pababa. At marami din pong mga matatanda. Talagang mga senior po ito. Oh my goodness. Opo. So, kaya talagang tinutukan po ng DSWD dahil siyempre nasa pandemya tayo. Uunahin pa rin po natin yung kanilang kalusugan. And then simultaneously conducting an investigation. Dahil tinitingnan po natin yung avenue ng human trafficking po. Opo. Yun. Siguro yun talaga ang pinaka-ano, Director, yung
human trafficking. So, yes, dagdag trabaho kay Director. Dagdag trabaho to eh. Kasi kababayan namin to eh. Director, dagdag trabaho sa iyo. Opo, opo. In fact, nandun po ako hanggang madaling araw because I had to assure them na kasi ano eh, medyo ano po sila kabato. Okay. Akala po nila, dadaling daw po sila sa ano, sa kulungan, diretso kulungan. Okay. So, kailangan po natin mag-intervene at mapakalma sila na opo, sumunod lang po sila sa gobyerno at rest assured ay pangunahin po yung kanilang kalagayan muna at makatulog sila ng maayos, pabigyan ng pagkain. So, pinafilitate na po ng ano, through NHA yung pagsakay po sa kanila sa bus papuntang Quezon City. So, binantayan po natin ito. Okay. Okay. Mabuti na lang Manila ang napuntahan nila. O kaya nga eh. Oo. Ang ino-worry ko lang Director ano eh pagbalik or paano sila pabalikin sa point of origin. 'Di ba? Syempre alam ko 'di pa babayaran ng gobyerno kaya lang gagastusan na naman talaga 'yan. And dapat mapanagot yung kung sino talaga yung gumawa niyan. Sino ang nag-facilitate? Hello? Naputol. Direk, naputol si Director. Naputol. Ito, Mare, talagang palagay ko may ano to. Maya-maya, ikukwento ko sa iyo yung experience ko dito sa ano, sa Naga. Kasi nag-save din tayo sa mga yan. Siguro pag hindi ako nagkamali, almost mga 30 to 35 heads din yun. Yun, nabanggit mo na sa Sipokot. Pasakaw. So, opo. Nasa linya uli si Director Shey. Sorry po, putol. Opo, nagpapasalamat tayo at for the quick response po ng mga iba't ibang ahensya ng gobyerno at nagkatulungan dito sa ano sa issue na to, ano. Ang tinitingnan po natin, yung tama po kayo kung paano po sa maibalik sa probinsya. But rest assured po, CDSWD together with National Commission on Indigenous People ay nagkakatulungan na po kung paano po. Opo. Yun, very good. Director, isa lang i-reiterate ko lang. Sa COVID, syempre nasa pandemic tayo. Nag-undergo ba sila lahat ng swab testing or basic testing sa if they are positive or not? According po sa kanila, sa point of origin po nila, hindi po sila na-swab. Opo. So, we had to do this here sa Manila nung pagbaba nila before sila, nung sa ano po, dun sa holding area. Opo. Dun na po kinandak mismo yung swabbing. So, dun po na-confirm na may apat po. I suppose, wala rin yan, hindi na ano yung basic protocol. So, that could pose a threatening ano, 'di ba? Baka mag-surge ilan sila kung 300 plus. Ang mangyayari niyan. Yun. Lahat sila. Ano na 'yun? Ang hirap niyan. Lipat-lipat na 'yun, ang na kasi magkakasama sila eh. Oh, yung control. Paano natin i-control? Mare, knowing them, sila ayaw nila maghiwa-hiwalay, Mare. Knowing them, para silang itik, sunod-sunod sila ganun, sabay-sabay sila. Ayaw nila yung pag-iwalay-iwalayin sila. Oh. Hindi, umiiyak ang mga yan. Ganun sila. Dapat isa lang sila talaga. Isang kumpul lang. Oo, ganun sila. Kasi may fear sila sa tao eh. Yung sa gobyerno, may takot sila. Pero matapang din sila yung dumiskarte paano mabuhay. Pero itong mga to, sayang, mauhusay to humuli ng isda. Kaya pala nagmamahal na rin ang isda sa Zamboanga City, sa Sulu, Tawi-Tawi, Basilan. Kasi gawa nila, wala na ang karamihan sa kanila. Mas ginusto na nalang, Mare, yung humingi na lang ng pera. Maya-maya, Mare, papaliwanag ko. Opo. Back tayo kay, ano, kay Director. So sa ngayon, Director, ano na yung measure po ginagawa ng City of Manila? Opo, bale, nakikipag-coordinate po kami kung ano na pong kalagayan nila doon. Ngayon, also, tinututukan din po natin, baka po tayo within the day magdala po tayo ng pagkain para po doon sa kanila doon sa facility at kahit papaano makaibsan naman po ng ano nila, ng nararanasan nila dahil alam mo, parehas walang pera to dahil mga, according to them, mga nagbentahan pa po sila. Okay. So, yun po. So, baka pwede namin po ikaw mahingian kung ano yung direct talagang order sinabi ni Mayor o kaya ano yung sinasabi ni Mayor dito sa problema na to.
Opo, actually, ang the one on top of that investigation would be ang directives po ni Mayor Isko Moreno would be sa kanyang smart police headed by Colonel Ibay po. Opo. So, ngayon po, kasi from health protocols po, we already had the intervention, ganun din po yung sa social services po natin. Ang tututukan na po natin ngayon yung investigasyon. So, okay. Rest assured po, the City of Manila is already conducting and coordinating with the concerned agencies, also with Togo at Abortis. Ngayon, nakipag-coordinate na din po si Colonel Ibay as per instruction of the good mayor. With the Philippine Navy po para makapag-secure po ng sasakyan nila pabalik po. Ayun. Okay. So yun ang plano, pabalik. Pero dapat, Mari, mahuli dito ka talaga. Oo, kung sino talaga ang managot dito. Yung dapat managot. Oo. Ang end natin dito, Director Shay, is mahuli kung sino ang nagpasimula nito. Yes po. Hopefully po in the coming days makapag-release na po kami ng official statement regarding this. Opo. We will be looking forward for updates, Director Shay. So, sana ma-resolve kaagaran itong nangyayaring to. Kasi kawawa na exploit ang mga indigenous people na kapatid natin. That's right, at the expense of their health. Opo, isa pa yan. Sa mga panahon na to, yun yung number one na concern natin. Yun. Hindi that's right. Technically, yung ginawang yan, walang social distancing yan eh. Yo, wala. Dikit-dikit talaga yan. Dikit. Yun nga, sabi ko sa iyo, Mari, parang mga etiken, kung saan yung papunta yung leader nila, doon sila sunod-sunod. But anyway, may iba tayo. Mm-hmm. May iba tayo, ate. Yes po. Sa June 20, ah. Antay ka namin sa June 20. Ay, opo. Opo. See you po. Oo, kaya magiging kumare ka na rin ng kumare ko. Magiging kumare pala kita, Director. Oo. Ayun. Ano kaya tanungin natin si Director? Tanungin daw natin si Director tungkol sa politika, Mari. Baka pwede naman. Samantalain na natin siya kasi mahirap kausap ikaw ko eh. Na magtanong. Ikaw na magtanong pa. Director, anong sa tingin mo yung takbo ng direksyon ni Yorme sa 2022? Well, opo, kung mapapansin niyo po talagang medyo mainit na po ngayon. Marami na pong kumakausap sa kanya no ngayon. Si Mayor po kasi ang wala pa naman although there is no official statement yet that as to what position he is running. Nakapagbitaw na po siya ng salita that he is definitely running on 2020. As to what position, wala pa po siyang sinasabi. Baka re-election lang ng Manila. Titignan po natin how the tide goes, ano? But with regards naman sa national issues natin, the mayor does not support po yung mga posisyon na ipinamamana lang po. Yun, yung pasang-pasa. Or ini-endorso ba po? Dahil ang dapat mangingibabaw po, magtanda na po tayo ngayon sa pandemya, sa mga nangyari sa atin. Tama. Ang mangingibabaw po sa atin dito, demokrasya, kung ano po ang people's choice, kung ano po ang paninindigan ng tao ngayon. Dahil, sabi ni Mayor, we don't want the Filipino people and mag-end up na calling them stupid dahil po susunod lang po sila sa kung ano pong sinabi na kung sino yung susunod sa administrasyon po. Ano. So definitely, the mayor does not support that. Mabigat ngayon, yun kasi ginamitan niya ng word ng stupid eh. Opo, kasi nakasalalay po talaga sa atin ngayon ang bansa natin na tayo bilang mga Pilipino talagang dumaan po tayo sa napakahirap na problema itong pandemya. So, I encourage everyone na mag-isip-isip. Pumili po tayo ng credible leader. Maganda po yung results sa pandemya. Okay. May integridad, may puso, may malasakit,
may okay. utak, yun po. So parang may ibig sabihin si Director Shea. Aray ko. Parang may ibig sabihin si Shea. Patuloy po tayo na magdasal para sa ikabubuti ng bansa natin dahil it is not a joke kung saan ta kung ano meron tayo ngayon talagang it's a big problem na susunod na administrasyon na imamana ng susunod na administrasyon so it's no joke it needs the participation of everyone lahat po ng Pilipino kinakailangan po ng participation ng bawat Pilipino kasi ito yung pinakamahalagang eleksyon itong coming 2022 gawa nitong totoo pandemya po yan. Totoo po yan magkakaalaman magkakaalaman kung sinong matibay talaga ako tama yung sinabi mo Director na wag lang puso wag lang talino popularidad okay. dapat may puso may talino yun. Para sa tao a leader with a good heart okay a big heart di ba opo parang si Isko yun at saka may talino wag lang puso di ba yun kailangan problema Mari kung halimbawa magpresidente si Isko sino kaya ang magbabais Si BBM na lang. De, kasi ate, si Mare. Si Mare kasi, Ilocana. Ilocana si Mare. Ako, tama yung sabi ni Director Shea. We should be discerning as voters. Huwag yung, right, dahil right, popular, tama. Dahil... Dahil nakaupo. Diba? So akin, lahat ng botante... should be discerning. Tama. Huwag na magpadala sa pera. Correct. Bigyan ka lang ng 500, okay ka na. Nangyayari talaga yan, Director, di ba? Dapat tignan talaga yung bawat galaw ng hinalal noong nakaraan kung ano ang nagawa nila itong nakaupo na sila. Learn from yun, the past mistakes. Yun ang babasihan natin, learn di ba? Learn from the past mistakes. At saka ang sa akin, pinaka numero uno, ayaw ko mari. No offense sa mga babae. Ayaw ko babae maging presidente. Ayaw ko babae mamuno sa akin. Yun lang ang akin. Ganun lang kasimple. Kasi ako, paniwala ko, dapat ang mamuno, lalaki pa rin, Mari. Hindi ko minamaliit yung mga babae, pero kung mamuno, para sa akin, dapat lalaki pa rin. Yun ang akin. Okay, kung sino yan, opinion mo yan. Opinion ko yan. Kasi ayaw ko pamunuan ng babae. Pero kung tulungan ako ng babae para gumanda yung governance ko, mas maganda. Yun ang akin. So, dapat ang leader lalaki, ang katuwang niya babae. Babae. So, lalaki, babae. Ganun. Yun ang maganda. Pero unfortunately, ito nangyari sa atin ngayon, yung present administration natin. Parang nanay at tatay natin hindi magkasundo eh. 'Di ba? Nakakatawa nga eh. Sabi ko, insulto naman 'yan. Oh, diba? Si presidente magbabais pa sa anak. Grabe naman. 'Di ba? Hindi naman, wag naman dapat gawin yung nangyayari sa Davao. Alam mo, ang nangyayari diba? Kasi ngayon, iba naman yung Davao City sa Pilipinas, pare, exactly. 'Di ba? 'Di ba, Director Shea? Parang ang pangit na ang isang tahanan. Ang nanay at tatay magkaaway. Yes, pag sa tahanan kasi nandoon ang harmony ng bawat isa. Dapat. Eh ngayon bilang bansa, tayo talagang dapat tayo tinuturing na natin na parang magkakapatid po tayo, na nagkapagkakaisa po tayo. So